tayo mga kapuso, Luis Utiverse here at nandito tayo ngayon sa set ng Pinoy Crime Stories. Ongoing ang aming taping at ang story namin ngayon ay tungkol sa isang mag-asawa na nagsimula ang kanilang relasyon dahil sa kanilang pagmamahalan. Pero dumating sa punto na si Michael, ako po, ay naging seloso. At dumating sa punto na nasobrahan yung pagiging seloso at naging verbally and physically abusive siya sa kanyang asawa, si Maribel, hanggang sa kasamaang palad ay napatay ni Michael si Maribel. I just wanna share some thoughts when it comes to these types of struggles in relationships or marriages. Is I think very important yung communication, not just sa inyong couple, but if you are someone na you think you are a victim of domestic abuse, at ang domestic abuse mo ay hindi lang po yan nangyayari or nakukonsider pag may physical abuse na kasama. It can happen verbally, emotionally, mentally. So, kung may mga bagay po na ganun po ang nangyayari at hindi na po kaya mapag-usapan within sa inyo ng partners mo, I think it's best to ask for help. And there's nothing wrong with asking for help. Don't be ashamed. Ask for help from your friends, from your families, or if not, if may capacity, please see a couples therapist. I think it will really help to hopefully salvage, mend, and repair the relationship. At sa mga kalalakihan naman po, sa mga kababaihan na rin, yung selos, sana po may lugar natin. At hindi po tayo magpadala sa mga kung ano-anong haka-haka, mga sabi-sabi sa paligid natin, or even yung mga intrusive thoughts natin na we think may ginagawang mali sa atin yung partner natin. Kasi at the end of the day, nagsimula yung relationship sa pagmamahalan, and hopefully yun ay ating masustain at dun pa rin po manatili hanggang sa huli ay ang pagmamahalan at pagiging tapat ng isa't isa, buwang tiwala at may respeto sa inyong mag-partner.